Dami pala nila. Diyos ko. Okay. Today magsa-solo ride tayo kasi may mga racket yung mga kabatang hamog natin. Pero hindi tayo magka-trail kasi hindi tayo safe mag-isa. Okay, so ang gagawin nating ikot ngayon mga kaibigan ay punta tayo sa may beach, tapos punta tayo ng Dyrhavn. Wala lang, chill-chill. Saktong papawis lang tayo kasi sabi ngayon, corona, hindi tayo lumalabas masyado ng bahay. As much as possible. Though, medyo maluwag naman dito. At nagre-reopen na rin yung bayan-bayan. Ayaw natin i-risk masyado yan. And, aga pa yung mga 6. Kaya wala pa masyadong tao. Ewan ko kung naririnig nyo kasi medyo mahangin. Masaya magbike. Tapos maganda sa Denmark, alam mo, safe ka sa bike roads, sa mga kotse. Mas malaki yung problema yung ibang bikers kaysa mga kotse. Kasi may mga bike lane, sali sa lahat. Siguro wala lang bike lanes yung mga sobrang private na kalye or napakaliit ng kalye. Ayan. So nandito na tayo sa may beach. Lapit lang sa bahay, mga 5 minutes kapag nagbike ka. Mga 20 siguro kapag nilakad mo kasi mga pasikot-sikot. Isa to sa mga favorite kong daanan kasi ako mahilig ako sa tubig. Tapos nakaka-relax siya. Nakakalimot na mo yung mga problema. Ayun. Tapos maganda sa beach, malapad yung bike lane. So kung marami kayo, pwede kayong magtabi-tabi na hindi masyado nakakagambala sa ibang tao. Tapos itong nasa right side, para siya sa mga naglalakad tsaka sa mga nag-rollerblades. Medyo uso rin kasi yun dito eh. Yeah. May statue para sa mga expeditioners ng Denmark. Kita nyo banda doon? Doon yung part na pwede mag-swimming yung mga tao. Hindi na tayo bababa doon kasi. Sige na, para sa vlog. Yeah. Pasok tayo sa parking. Yan, so ito yung beach talaga. Ito yung side na swimming, nagpipiknik yung mga tao. Pero kung daring ka, dun sa banda dun, dun yung mga tao, yung nakahubad talaga silang si swimming. So kung gusto mo makita ng mountains and elephants, yun, dun ka pumunta. Yan. Welcome to Deer Park. Kaya tayo ng mga usa. Maganda mag-bike dito kasi maluwag din yung daan. Yan. So pansin nyo ngayon, green na yung lugar. Dati kasi brown or walang dahon. Yun din yung na-appreciate ko sa Denmark na iba-iba yung season niya. Talagang makikita mong nagbabago yung mundo. Naks. Actually, dito pwede ka rin mag-rent ng mountain bike doon sa may stasyon. Para ikot-ikot ka dito. Mountain bike suggestion. Siguro kasi may mga lubak-lubak din kahit paano. Doon madali naman siyang iwasan. Tapos, pwede ka pumunta din sa mga side. May mga... kung trip-trip mong mag-off-road. Ayan, pwede dyan. Pero hindi naman ganun kalala.
baka lang masira yung mga road bike mo or mga city bike mo. Kasi maugat pa rin kahit paano. Lagi ako napapraning pag dito eh. Kasi dito, tutuhugin na lang ako bigla ng mga deer. Lahat kasi nung sumuhay ng mga lalaki. Yan yung mga Bambi. Actually, nagkamali yata ako ng liko eh. So, hindi ko alam wala sila. Pero sa isang park lang naman siya, tsaka kita ko pala naman yung dagat sa kanan. So, medyo hindi man nakatakot. Ay! Ayun, may usa! Ayun, may dalawa yun. Medyo malayo sila. Pero, kung may dalawa, sabihin nila. The others are not far behind. Ayun, mga nag-jogging pa. Hindi ko kaya yung ginagawa nila. Una-una, hindi ko kaya mag-jogging. Tapos, yung mag-jogging ka dito sa gitna ng kawalan. Diyos ko. Kaya na ang bayaning, sir. You are the real MVP. Okay, pababa ko ng bike kasi ang gusto ko talagang puntahan, ayun, yung shack na yun. Shack ba tawag? Ranch or lodge yun, lodge. Kaso nandito ako. Iisip ko ngayon, pupunta ba ako doon via sa trail na to? Mukha naman dinadaanan siya ng kotse. O ng tractor. Or ikot ba ako pa ganun? Sige, lubos-lubos sila natin. Naka-mountain bike naman tayo. Kaya tara, ito tayo sa trail. Sana walang tae ng deer. Guys, ito na nga ba yung sinasabi ko eh. Kita niyo yung usa na yun, tapos yung sumungay ng laki oh. Tapos ito yung kailangan kong daanan. So, pag kinumpute natin yung angles niya, kayang-kaya niya akong habulin kasi ang bagal ko eh. Ah, ang dami pala nila. Diyos ko. Okay. Hindi ko kaya to. Guys. Ikot na lang ako. Kasi may anak ako. Alam mo yun. Hindi ko alam kung makauwi ako pag dumaan ako dyan. Ikotin na lang natin. Ay, puta. Ay. Ay, just go. Let's go. Let's go somewhere else. Reference ha. Siguro sa camera hindi masyado halata. Tayo yung zoom in. Pero ang kita niya naman, no? Laki niya, be. Ang laki niya, be. Buti na rin pala yung tumahan sa trail kasi may mga usa ulit doon. No? Baka kasi ma kabulin tayo ng mga may sungay. Alam mo naman, kakanood natin ng National Geographic. Protective ang mga male sa territory. Charot. Patay tayo dyan. Wala, may mga tawatak mong usap doon. Anyway, ikot na lang tayo. Mapatayo. Ay, Diyos ko. Ay, Diyos ko. Ah. Parek nun eh. Break muna tayo dito sa Queen's Hunting Lodge. Oo, oh, tumatambay talaga yung queen dyan. Pero medyo astig yung queen ng Denmark eh. Alam ko malakas pa siya mag-yossi. Pero yun. Eh, ito yung pinaka-spot na pinupuntahan ng mga tao sa deer hound kapag nag-weekend out sila, ganun. Ah, pala guys,
Ang kailakad-lakad kayo dito. Ingat kayo sa droppings. Nasipa ako yung isa kadiri. Dito tayo daan kasi hindi tayo makapag trail ngayon. Noong una, actually, natakot talaga ako sa pag-mountain bike. Pero, okay naman. Naka-relax yung pagiging exciting niya. Medyo delikado, pero pag nagawa mo naman ng tama, hindi ka kasaya. Tapos last week, sumimp lang ako. Though, ewan ko kung bakit, hindi siya masakit. Pero, that won't stop me from going out there again. Max English on a weekend. Lubak. Iwas tayo sa putik. Actually, yung bike ko, hindi naman, nalaman namin na hindi pala siya para sa mga trail na pinagagawa namin. Though pwede siya, hindi siya advisable kasi XC siya. So, hindi talaga siya pang bumababa ng mga matatarik na lugar. Siguro kung pro ako, pero hindi ako pro eh. Normal na tao lang. Tingnan natin kung anong pwede natin gawin tungkol dun. Business case. Ay, balik GoPro tayo kasi hindi safe. Ilabas ang cellphone. Saya na parating. Amo ko kung naninig yung sa camera, guys. Yung mga ibon. Feel na feel mo na sa Disney movie ko eh. Ayun nga tayong pauwi. Mag-aalas 8 na eh. So, ang bubukas na yung mga grocery. Bibili pa tayo ng asukal, asin, at feta cheese. So, guys, ito yung labas ng bakin. May corona pass requirement siya. Pero maaga pa kasi. Mga wala pa yata 8. Pero malapit na. So hindi pa siya open. Kaya next time na lang punta tayo. Sama na sa bakery. Medyo nakakabahay-bahay na ulit. Ayan. Malapit na tayo sa main street or jupe. Doon yung mga grocery, mga shop. Tingnan natin kung may bukas ng grocery. Medyo maaga pa kasi. Para maaga rin tayo makauwi. So sana pag nakauwi ako, yung pagising pa lang si Rior, kakagising lang niya. Para hindi sayang yung time ba? Next seat. And so ito yung grocery. Kaso 8 o'clock pa pala siya. Eh, 7:40 pa lang. So, ikot-ikot na lang muna ulit. Tapos, makapag-grocery. Or, check natin yung ibang grocery. May dalawa pa dun down the road. May bukas na isang grocery. Pero, yan kasi yung mga puro organic yung binabenta nila. So, medyo mahal dyan. Mag-aantay na lang ako kaysa gumastos ng mahal. Ang problema sa mga mountain bike, hindi siya kasha sa mga ganito. So, tabi na lang natin siya dyan. Lock natin yun. Bike natin. Actually, minsan, nakakalimutan ko yung ilock ko yung bike ko. Lalo na yung dati kong bike. Hindi mo siya nawawala. Pero, kailangan mo rin ng lock dito. Kasi, since sikat ang Copenhagen sa bike, sikat rin siya sa pagnanakaw ng bike. Yung bike nga ni MC dati, naiwan lang. Pinag niya sa stasyon, nakalock naman. Tapos hindi niya nakuha nung first day kasi nag-bus yata siya pa ulit. Tapos yun, nung binalikan niya nung sunod na araw, wala na. Ay, hindi bumubukas yung pinto. Oras pa to. Diyos ko, Robinson. Laki-laki nung usay, no?
8 to 22. Wala pa namang 8. So, antay na lang tayo. So, medyo nagkakapila na dun sa parting yun. Kasi, nandun yung isa sa pinakamasarap na sourdough bread na natikman ko sa buong buhay ko. So, honestly, konti lang naman ang sourdough bread na natikman ko. Kasi medyo burgis siya. Pati yung presyo niya burgis. Pero masarap talaga. As in, nakaka-wow. Yung Bating Bakery, sikat siya sa mga sourdough bread niya. Actually, super sarap nito niya. As in. Tapos, medyo mahal din siya. O, syempre, kumpara mo sa tasty. Masasabi ko sulit siya. Sarap talaga. Sobrang sarap yung tumatagal na isang araw yung isang loaf sa amin. Lalo na pag mainit pa. Tapos, meron uso ngayon. Ay, may bago ngayon dito. Yung truffle cream cheese. Pag nilagay mo yun, tapos mainit yung tinapay. Oh, Diyos ko! As in. Vlog natin sa isang araw yun. Kasi, isa yun sa mga rason kung bakit ayoko umalis sa lugar na to. Parang ayoko lumipat ng bahay kasi malalayo ako dun sa bakery na yun. Katulad ng pagkalayo sa akin ng bakery namin sa bahay, Pilipinas. Nakamiss pa rin yung magigising ka ng mga alas 4, alas 5 dahil naamoy mo na yung tinapay. Tapos, syempre nung kabataan, yung uuwi ka ng alas 4, alas 5, tapos maamoy mo yung tinapay. Tapos may isip mo, yari ka na kasi gising na yung mga tao sa bahay. Makikita nila, hindi ka pa umuwi. Ayan, bukas na yung tindahan. Ay, tindahan, grocery. Pasok na ako. Hindi na akong video sa loob. Yung sila na makikita niya, nasa bahay na ako.